the Union Bank application, and then i-click nyo itong open an account. Pagka-click nyo ng open an account, piliin lang natin si savings accounts with debit card, and then click continue. Once okay na, ito, pipiliin natin ngayon kung anong klaseng debit card ba yung gusto natin. Makikita nyo naman dyan yung mga benefits niya. So, pili lang kayo. But for me, I'll be choosing the personal savings. Ayan, yung personal savings, walang initial deposit na kailangan ilabas at wala rin siyang maintaining balance. So, maganda siya para sa akin. And then, select. Click nyo yung select. And so, dito naman pinapakita yung mga reminders para lang i-remind tayo na nag-a-apply na kailangan yung information na ilalagay natin should match kung ano yung ID na ipapasa natin. Okay, pwede nyong basahin, but let's go and click next. Tapos ito na yung customer declaration, terms and conditions plus the privacy information ng Union Bank. Click accept. Ayan na, let's get started. So, enter daw natin yung email address natin at yung ating mobile number. So, let's enter. So, pwede nyo na akong sabayan kung gusto nyo rin mag-open ng account. And then, once na okay na yung email address at yung phone number nyo, click done and then click next. Tapos, magsisend siya ng OTP or yung security PIN. Sasend niya dun mismo sa number kung ano yung nilagay mo. So, let's wait for it. Ayan, so meron na. Ayan, so sabi dito, sign up. So, kailangan lang natin ilagay yung information na hinihingi ng Union Bank. And then, click na natin yung next. So, we need to create the user ID and password. Ang sabi dito, password should not be blank. It should be 8 to 30 characters with alphabetical character, numeric character, and symbol character. So, example niyan is, so, meron siyang letters, meron siyang numbers, meron din siyang symbol character. So, dapat ganun yung combination ng password niyo para mag-success siya. So, click next. Sabi na dito, log in with your Touch ID, enable Touch ID authentication to conveniently log into Union Bank online. So, sige, gusto ko yan, Touch ID. So, again, hihingan tayo ng personal information ng Union Bank. Ilagay lang natin kung ano yung mga hinihingi. Once okay na, click done, and then click next again. Ayan, so address naman ang hinihingi ngayon. Lagyan lang din natin. Yan, once okay na, click next. Another information na hinihingi regarding naman sa financial. Ayan, once na okay na yung financial information nyo, i-click nyo lang yung next. So, kailangan nyo lagyan ng purpose yung inyong account details, I mean yung paggawa ng account, as well yung estimated monthly transaction. Purpose is personal savings, monthly transaction, ayan. Tapos, I certify I am not a US citizen. Kapag okay na rin yung information dito, i-click nyo lang yung next. So, kailangan na ngayon natin mag-upload ng document. So, ito yung mga hinihingi. Ang pwede is passport, driver's license, SSS, PRC, postal, and UMED ID. UMED, ang ipapasa ko. So, ang sabi dito, use your original ID. ID should be the same with your profile. Wait for four corners to light up when taking pictures. Okay, got it? Ayan na. Union Bank would like to access the camera. Okay. So, kailangan natin picturean yung ID na pinili natin. Ayan, front and back picture ang kailangan. Okay, and then continue. Align your face with the frame and look straight into the camera. Okay, continue. Okay, ayan guys, kailangan nyo munang mag-picture.
pipirmahan niyo lang siya. So, tatlong beses tayong pipirma gamit ang ating delivery. Medyo mahirap lang pero kaya natin yan. And then, pag okay na yung firma nyo, click next. Ayun, so, after natin gawin yung tatlong signatures natin, lalabas yung review and submit. So, ibig sabihin nito, kailangan natin i-review lahat ng information na nilagay natin kanina para siyang online form na ginawa natin. So, once okay na kayo dun sa mga information na nilagay nyo at tama naman, then okay na, click nyo lang yung I agree and then click submit. Ayan guys, so ayan na, successful ang ating account application sa Union Bank. Ang sabi na lang dito is i-check ko daw yung aking email kasi meron silang sinad na link to activate my Union Bank online profile. So I need to check it within 24 hours. So chinag yung email ko and meron niyang email si Union Bank sa akin that I need to verify the email. So ganun din yung gagawin nyo. So after kung i-click yung verify email dun sa aking email address kung saan sinend ng Union Bank yung link, balik tayo ngayon sa Union Bank application. Ayan, so automatic nandiyan na yung aking account. So kapag nag-login ako, login tayo ha. Login. Magsisend ng OTP, of course. Ayan, pasok natin yung OTP. Ayan! Wow, napakabilis! Ang galing! Tignan nyo guys, meron na akong personal savings sa Union Bank na pwede kong gamitin. Ayan, pwedeng-pwede nyong gawin tong ginawa natin ngayon. Sundan nyo yung tutorial. Mabilis lang naman para magkaroon kayo agad ng personal savings. So, napakabilis. Ang iti-check ko na lang dito is paano ko makukuha yung ATM. Ayan. So, after 2 days to guys ha, pinagdugtong ko lang yung video para at least end-to-end process yung tutorial natin. As you can see guys, merong laman yung aking account ng 1,000 pesos kasi nag-transfer na ako from my BPI going to Union Bank after nilang ma-confirm na okay yung account ko. Kasi after nyo gumawa ng account, ayun, sabihin ko sa inyo, dadaan siya ng approval if tama ba yung mga requirements na sinubmit nyo as well as yung mga information na nilagay nyo. Tapos, kapag click nyo nitong account, ayan, lalabas dyan yung order physical card. Ibig sabihin, na-approve na ng Union Bank yung application nyo at pwede na kayong mag-request ng ATM. So, ayan siya. So, all you have to do is request for a physical card para magkaroon kayo ng ATM. And then, within 7 to 10 days, i-deliver yon dun sa address na nilagay nyo kasi tinawag ko siya sa Union Bank. So, yun yung process nila. So, mag-request ako ngayon ng physical card. Ayan, as you can see, ito na yung name to be printed on the card. Ilalabas niya kung ano yung nilagay mong pangalan. Pwede mo rin siyang i-edit, depende sa'yo. Pag in-edit, ayun na, pwede mo siyang i-edit like that. Anyway, deliver to. So, kailangan mo nang mag-select kung saan mo siya gustong i-deliver. Sa present address mo ba or sa business address. Pipili ka lang. And then, automatic naman mapopulate na yung mga information. And then, landmark. Lalo na kung mahirap puntahan yung bahay nyo, kailangan mayroon kayo ilagay na landmark. So, lagyan ko lang itong sa akin. Kasi medyo mahirap din sa QC. Sa QC ko siya in-address. So, after nyo malagay yung necessary information, click nyo lang yung update. And then, please ensure that address you provided is complete to avoid delays in card delivery. So, proceed lang. Ayun, so pagka click nyo ng proceed button, lalabas na itong information. Ito na yung card details. And then, makikita nyo yung address kung saan siya i-deliver. And then, some notes here na kailangan nyo tignan. Ito nakalagay, your card will be delivered 5 to 10 banking days. Kasi ang sabi sa akin sa call, 7 to 10 days. But anyway, yun yung kanilang timeline. And then, kapag yung card nyo ay hindi nyo na-claim within 90 days, your account opening will be temporarily frozen. Kaya make sure na ma-claim niya siya within 90 days. And then, nakalagay din dito, card fee. So, for the first year, yung card nyo, wala muna kayong babayaran kasi i-waive siya for the first year. Pero for the succeeding year, magkakaroon siya ng card fee worth 350 pesos per year.
Pero kung ayaw nyo ng fee, kailangan mag-maintain kayo ng 10,000 pesos on in your daily balance para mawala yung card fee na 350 pesos. So yun pala yung kanilang para maintaining balance kung ayaw mo ng card fee. At least we know, diba? Ayan, make sure to read it para at least mas aware kayo dun sa account na ino-open nyo. After that, click lang natin yung next. Pagka-click nyo ng next, ayan, makikita nyo naman yung account type, card name, kung saan i-deliver, as well as yung card fee. And then, click nyo lang yung agree to terms and condition. Click natin. Ayan. Nakalagay dyan, accept. Click natin si accept. And then, request for card. Okay, let's wait. Ano pa yung lalabas dito? Request for card. Ayun! Perfect! So, napaka-bilis to. Ang nakakatuwa kasi merong Union Bank na meron silang bank from home. I think this is the first bank na merong ganitong service na bank from home, which is very convenient para sa atin ngayon, lalo na kasi, diba, lalabas ka pa. If ever gusto mo open, lalabas ka pa. At least dito, hindi mo na kailangan lumabas ng bahay at, ayun nga, magkakaroon ka lang ng sarili mong bank account. Nakalagay dito, card request successful. So, ayun nga, maghintay na lang tayo ng 5 to 10 banking days or business days bago natin ma-receive yung ating Union Bank ATM. So, ganun lang kabilis. I hope nakatulong sa inyo itong tutorial na to. Pasensya na if medyo mahaba kasi I really wanted to share it step by step. Thank you for watching, guys. Please do like and subscribe.